Humanga ang maraming netizens dahil sa pagiging mabuting ina ni Jacqueline Jose. Matatanda ang labis ng ikinagulat ng lahat, lalo na ang pamilya at malapit na kaibigan ng aktres sa bigla ang pagpano nito. Sa paglisa ni Jacqueline Jose, dito naramdaman ng pamilya at mga anak ni Jacqueline Jose na kung gaano karami ang nagmamahal sa yumaong aktres, lalo na ang mga kasamahan nito sa showbiz business. Marahil saksi ang mga ito na kung gaano kabusilak ang puso ng yumaong aktres, at sa kabila ng mga tagumpay nito sa buhay ay napakahumble pa rin tao ni Jacqueline Jose. Isang huwarang ina din si Jacqueline Jose dahil isa siyang ina na kayang isakripisyo ang lahat para sa ikakabuti ng kanyang mga anak. Hanggang sa binawian ng buhay ang aktres ay hindi ito bumitaw sa pag-arte dahil gusto nito na maging maayos ang sitwasyon ng mga anak at may maiwan itong pamana para sa dalawang anak niya na sina Gwen at Andy. Binalikan nga ng mga netizens ang story ni Jacqueline Jose na kung saan ay natuwa pa nga sila sa paghahanda nito, lalo na para sa mga anak. Sa isang story na ginawa ng Tunay na Buhay sa GMA7 na ginawa ng reporter na si Rhea Santos, pinatunayan ng aktres na handa siya anumang oras dahil hindi siya uuwi na luwaan or empty-handed ang kanyang mga anak. Sa interview ni Rhea ay tinanong niya si Jacqueline Jose kung paano siya nag-iipon at naghahanda para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ibinida din ni Jacqueline Jose ang kanyang simpleng pamuhay at inamin din niya na minsan hindi niya sinubukang magsugal o lustahin ang mga pera sa mga bagay na hindi importante. Sinabi din ni Jacqueline Jose na hindi siya gaanong nagta-travel at karaniwan sa mga travel niya ay sagot o invitation, lalo na kung pumunta siya sa mga award-giving bodies sa ibang bansa tulad na nangyari noon sa France na kung saan itinanggal siya bilang best actress. Kaya naman ayon sa mga netizens, masaya sila dahil hindi iniwang empty-handed ni Jacqueline Jose ang kanyang mga anak at nagtipid ang aktres para sa kinabukasan ni Andy at Gwen. Matatandaan na ayon na rin kay Jacqueline Jose, hindi niya maiwan ang Manila dahil sa trabaho na kanyang kailangan gawin at nagtatrabaho nga siya para sa mga anak na sina Andy at Gwen. Natuto sa buhay ng maaga si Jacqueline Jose para pagsilbihan ang kanyang pamilya na mag-asawa ang kanyang kapatid na isang aktris din noon, at dahil sa pangyayaring ito ang pagkakataon na ibinigay kay Jacqueline Jose para maging breadwinner ng pamilya. Nag-aaral noon bilang interior designer sa isang magandang school si Jacqueline, at masaya nga niyang ginawa ang pagiging aktres pagkatapos ng ilang panahon. Kaya naman ayon sa mga fans, malungkot man isipin na wala na si Jacqueline Jose, pero nakakatuwa ang kanyang ginawa lalo na sa pamilya. Very family-oriented si Jacqueline Jose na siyang ikinatuwa ng maraming sa mga fans, at marami din ang natutuwa dahil sa mga magagandang pelikula ni Jacqueline na kung saan pinatunayan niya na ang talento ng pagiging artistang Filipino ay pang-global at hindi nga lang sa Pilipinas. Maraming mga award ang ipinakita si Jacqueline Jose sa kanyang natanggap all throughout her career. Bilang isang aktres at bilang isang ina nga, ay proud na proud sina Andy at Gwen dahil sa kabutihan ng kanilang nanay. Itinaguyod mang mag-isa ni Jacqueline Jose ang kanyang mga anak, pero lumaking maayos sa mga ito at nakapagtapos ng pag-aaral. Si Andy rin ay hinahangaan ni Jacqueline Jose sa husay nga nito bilang isang ina at aktres, at tinalikuran ng show business para pagsilbihan ang mga anak at asawa. Pinatunayan at hinahangaan din ni Filmer Alipayo ang pagiging mabuting ina ni Jacqueline Jose. Natuwa nga mga netizens dahil sa magandang testimony ni Filmer sa Yumaong Biyanan. Isa din si Gladys Reyes sa mga saksi sa pagiging mabuting ina ni Jacqueline Jose. Sa paglisan ni Jacqueline Jose sa mundo, sinigurado nga niya ang kinabukasan ng dalawang anak niya na sina Andy at Gwen. Sa kanilang dalawa mapupunta ang iniwang ari-arian ng Yumaong aktres kung saan kanila itong paghahatian. Kabilang na rin dito ang iniwang mamahaling sasakyan, malaking bahay at investment nito labis para sa kanyang mga anak na maanak ni Jacqueline Jose na sina Gwen at Andy, dahil hindi iniwang empty-handed ni Jacqueline Jose ang kanyang mga anak. Ngunit ang mas mahigit rito ay ang pagmamahal at unconditional love na ibinigay ni Jacqueline Jose sa kanyang mga anak na hindi mababayaran ng kahit anumang bagay dito sa mundo. So stay! Ikalawa sa anim na magkakapatid si Jacqueline Jose o Mary Jane Gock sa Tunay na Buhay. Anak siya ng isang half-American at half-German na sundalo at isa namang singer sa bar ang kanyang ina. Lumaki ako nang wala ang tatay ko. Umalis siya nang naipanganak ako 3 taon. Aminado mang laki sa isang hindi buong pamilya si Jacqueline, ginawa naman daw ng kanyang ina ang lahat para makapamuhay sila ng normal. Sapat lang ang buhay namin. Hindi naman kami pinabayaan ng nanay ko. 3 beses kumakain sa isang araw, pero hindi
grandiose ang food. Mm-hmm, mm-hmm. You know what I mean? Yes, we yes. go to public school. Mm-hmm. We walk at times. Mm-hmm. May baon? May baon konti. Konti lang. Isang aktres din noong 80s ang half-sister ni Jacqueline na si Veronica Jones. Pero di tulad ng kanyang ate Veronica, ugly duckling daw kung ituring ni Jacqueline ang sarili noong bata pa siya. Pag nakikita niyo yung ate niyo, meron bang vision sa utak niyo na gusto ko rin maging ganyan? Wala, not at all. Yung sa akin, oo, dyan ka, bagay ka dyan. Ako dito, ako okay, ako dito. Hindi raw pinangarap ni Jacqueline na sundan ang mga yapak ng kanyang ate. Gusto raw kasi niyang maging abogada. Pero dahil hindi nakakaluwag sa buhay ang kanyang pamilya, sa kursong Interior Design sa Philippine School of Interior Design sa Makati na uwi si Jacqueline. Unfortunately, my elder sister, who was a breadwinner at the time, decided to settle down. I mean, automatic na yun. Alam na natin yun na yes. ako ang susunod na magtataguyod ng pamilya. Parang ganun. Bilang bagong breadwinner ng pamilya, napilitan siyang pasukin ang mundo ng show business para magkapera. From 100 to 80 to 60 to 40 to 20, down to 10. Ah, audition? Audition. Okay. Lagi akong naiiwan. Yung wala na akong ginagawa, ayun pala yung gusto nila. Sa angking ganda at galing sa acting. Taong 1984, sa pelikulang Chicas, nag-debut si Jacqueline sa Pinilakang Tabing. So sila-sila yung batch na yon, they were launched in one movie na medyo sexy comedy yung movie. Kasi during the time, in the 80s, that was the easiest way to stardom. Bakit nga ho ba Jacqueline Jose ang inyong pangalan? Binigay yan ng aking producer at director na si William Pascual. Because my sister's name was too foreign sounding, Veronica Jones. So gusto niya merong recall. So Jacqueline Jose, di ba? Dahil agad na nakatawag ng pansin si Jacqueline, noong 1985 naman, ginawa niya ang mapangahas na pelikulang White Slavery sa direksyon ni Lino Broca. Walang tumutol, siguro kasi wala namang magagawa. Mm-hmm, mm-hmm. Kasi yun lang yung pinakahagdan. Ibig sabihin, that's the only way to have more work after that. And nakapagpadala din ho ng pagkain sa hapag. Exactly. Yes. Yun yung main objective why I accepted it. Sa parehong taon, nagbida naman siya sa isa pang sexy film na pinamagatang Private Show. Bakit? Hello? Anong bakit? Wala namang daylan para magpapalala. Wala ko na. Na-in-love kayo dun sa karakter niyo doon? Oo, na-in-love ako. Uh-huh. 2 weeks akong niniligawan ni Chito dyan yes. to accept the role. Kaya kahit na bold, may nudity, hindi ko na nakita yon. Mm-hmm. Nakita ko na yung gusto kong ipakita sa audience. Mm-hmm. Natatakot ako na baka pag iba yung gumawa, magkamali ng timpla, yes. ng hain. Akala mo siguro hindi pa tapos ang gera, no? Mula sa sexy roles ni Jacqueline, di na nakapagtatakang magsunod-sunod ang movie offer sa kanya. Isa pa rito ang pelikulang Takaw Tukso noong 1986. Minsan ko lang nakita ang tatay, pero hindi ko maaaring makalimutan mukha niya. Nalinya man sa sexy movie si Jacqueline noong umpisa, pinatunayan niyang may iba pa siyang ibubuga, bukod sa paghuhubad. Anong oras ka ba umuwi kagabi? Mga alas 10 na ho, inay. Tumulong pa ho ako kay Aling Kunching eh. Kaya naman noong 1986, back-to-back Best Actress Awards ang naiuwi niya para sa pelikulang Private Show at Takaw Tukso. Ganyan talaga. Sa loob ng maikling panahon, mabilis na naiukit ni Jacqueline Jose ang sariling pangalan sa mundo ng showbiz. Sunod-sunod na pelikula pa ang nilabasan niya, kabilang na ang Ulongga Po, The Great American Dream noong 1987. Hati Tayo sa Magdamag noong 1988 at Macho Dancer sa parehong taon din. Nagsangago ako tsaka pinirito ko yung natirang isda kagabi. Matapos magbida sa independent films na may mapupusok na tema, napansin ng Viva Film si Jacqueline Jose. Dito na raw siya nagsimulang tumanggap ng supporting roles para na rin tuluyang makagraduate sa pagpapasexy. Naging mapili pa rin kayo sa pelikula that time? O, kasi glossy films na to eh. So, okay naman. Actually, yung binibigay nila, okay naman na eh. Right. Kasi may mga passes naman na. So, when they know where to put you. Parang ika nga. Uh-huh. They're giving me naman good roles, kahit support. It doesn't matter. Wala problema sa akin. Basta't ang importante, tatatak. Inay? May pagtatapat ho sana ako sa inyo.
Dekalibreng aktres noong dekada 80, siya si Jacqueline Jose. At kasabay ng pagkakaroon niya ng magandang career noon ay ang pag-usbong ng kanyang buhay pag-ibig. Balikin Manila, Angel. Ito ay nang makarelasyon niya ang kapwa-aktor na si Mark Hill sa pelikulang Itanong Mo sa Buwan noong 1988. Si Angel, el tuyo sobrino bonito. Ano ba yan? Sa work nagka-inlaban? Oo, sa work. When you get into a certain character at na-lock in kayo sa isang lugar na mag-shoot kayo, usually gano'n noon eh. Paano ko ma-inlove si Ms. Jacqueline Jose? Todo. I can give my all. Pero kapag in a certain period of time, nararamdaman kong agrabyado na ako, I'll stop. Sinubukan po namin kausapin si Mr. Mark Hill, pero of course hanggang sa mga oras na ito, hindi po siya nagpa-unlock sa amin. Taong 1990, nagbunga ang pagmamahalan ni na Jacqueline at Mark ng isang napakagandang anak na babae na pinangalanan nilang Andrea Nicole o Andy. Pero sa kasamaang palad, matapos ang mahigit 2 taon na pagsasama, naghiwalay rin sina Mark at Jacqueline. Nung time na yon, kahit na nag-aaway na sila, di ba, quiet lang sila. Hindi nila iniskandalo ang mga buhay nila. Matapos ang relasyon kay Mark, muling umibig si Jacqueline. Pero hindi pa rin siya sinuwerte sa 2 pagkakataon. Ganunpaman, nag-iwan ito ng isang bagong biyaya, ang 2 anak na si Gwen. She's a very dedicated mother. Nanay-tatay ng kanyang mga anak. And mapagmahal, masyadong mabait lang nga. Kaya parent ang tawag ko sa sarili ko eh, sa kanilang 2. Because I did both eh. I'm the working father, I am the loving mother. Hands-on ako sa kanila, I do everything. Sa loob ng halos 4 taon mula noong 1990, nawala sa mata ng publiko si Jacqueline. Pero tila mahirap daw talagang iwanan ang pinakamamahal niyang profesyon. Kaya naman noong 1994, muli siyang nagbalik at lumaba sa pelikulang Loretta. Nanay ka rin. Ako nga, nung bagong kasal kami, madalas sa gabi iyak ako ng iyak. Pero sana yan lang yan. Mula sa kanyang comeback movie, tila nagkaroon ng second wind sa kanyang career si Jacqueline. Mas mabuti siguro kung ikaw na lang muna ang tumuloy sa papa mo. Taong 1996 ay kinuha naman siya ng Star Cinema para mapabilang sa pelikulang Sedi, Ang Munting Prinsipe. Sige na anak, kailangan ko na kasing tapusin ito at malapit na ang deadline. Pero hindi lang sa mundo ng pelikula na mayagpag ang karera ni Jacqueline. Maging ang telebisyon kasi ay pinasok na rin niya. Paano pong nangyari? Bakit pati TV talagang tinanggap na ang isang Jacqueline Jose? Nung umpisa, hindi ako tumatanggap talaga ng soap. Kasi ayoko matawag na TV actress. Pero nung lumayday ang pelikula, nung bumagsak ang pelikula, kumonti ng kumonti ang gumagawa ng pelikula, napunta na sa TV. So we have to adjust. Magda! Noong 1996, napabilang siya sa soap operang Mula sa Puso, kung saan gumanap siya bilang Magda. Nasisiguro ko, si Celine ang may kagagawan. Si San Director ako noon ni Direk Wende Ramas. So parang tinatansya mo siya sa umpisa. And then eventually, we became very, very good friends. Kahit na anong klaseng role, gusto niya talagang involved na involved siya. Dahil sa tagumpay ng TV series na Mula sa Puso, isinapelikula rin ito noong 1999. Magda, tama na! Kapal na mukha mo pumunta rito! Rosella. Rosella. Noong 2003 naman, nakasama niya sina Iza Calzado at ang Argentinian actor na si Segundo Cernadas sa teleseryeng Te Amo. Sa wakas, natagpuan ko na ang sarili kong anak. Mata pa lang, parang nangungusap na hindi na kailangang mag-dialog. Kumbaga, pag nakita mo yung mata niya, alam mo kung ano yung ibig niyang sabihin. Hindi mo na siya kailangan bigyan ng lines. Underacting, yan daw ang tawag sa estilo ng pag-arte ni Jacqueline Jose. Parang kailan lang, tinuturuan ko si Rosella magbasa. Nakita mo ngayon ang husay-husay na. Masaya. Malungkot. Kahit bumabagsak ako, tumatayo pa rin ako. Galit. Tila isa lang daw ang kanyang reaksyon. Kaya naman hindi ko na pinalampas na itanong kay Jacqueline ang tungkol dito. Yung pag sinabing underacting, it doesn't offend you. No, kasi ganun ko naman nakikita yung mga tao eh. Kagabi lang, may nakita ko eh. Yung mga nasa evacuation center sa Basilan,
Tumutulo lang yung luha. Habang sinasabi niya na tatlong araw lang hindi kumakain yung anak ko. Ganun. Yeah. Hindi naman sila, tatlong araw lang hindi kumakain yung anak ko. gutom na kami. Hindi naman sila ganun eh. They're just telling a story. And you can see through their eyes. Nang mauso ang independent filmmaking o indie sa industriya, isa si Jacqueline sa mga paboritong kunin para dito, tulad na lang ng Masahista noong 2005. Makiutos kang mayap, kingamo mo ka rin. At Service noong 2008 sa direksyon ni Brillante Mendoza. Well, si Jacqueline kasi may gift siya, no? Parang siguro nanggagaling yun sa ano yung pinaghuhugutan niya, yung sa puso niya, yung mga experiences niya. Lumalabas yun sa ano niya, sa pag-arte niya. Nakarating hanggang France ang pelikulang Service nang ipalabas ito sa Cannes Film Festival noong 2008. Ano ang pinakamatamis na award na natanggap niya sa tingin niyo? Masarap lahat. Kasi pag inabot sa iyo at dumating ka dun sa stage at kinuha mo, it is the same feeling of recognition, yung na-recognize ka. Sa dinami-rami ng mga karakter na ginampanan ni Jacqueline, tila wala pa rin siyang kakupas-kupas. Kaya naman itong 2013, sa teleseryeng Mundo Mo'y Aking, lumikha na naman siya ng ingay nang bigyang buhay niya ang kontrabidang si Doña Charito Carboner. Ako talaga na-appreciate ko yung acting skills ni Tita Jacqueline. And meron talaga siyang boses na siya lang ang meron nun. Yung pag boses pa lang narinig mo, ay, Jacqueline Jose yun. Yung ganun. Stop! Mama! Look! Listen. Choo-choo! This is the time that I've been waiting for. Iho, dapat alam mo na hindi porket anak-anakan ka ni Aida, eh pwede ka nang lumevel. Sa kanyang mahaba at makulay na showbiz career, naranasan na raw ni Jacqueline Jose ang pinakamatamis na tagumpay at mapait na kabiguan. Pero hindi raw akalain ni Jacqueline na may mas malaki pa palang pagsubok na darating sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Noong 2011, nabuntis ng hindi inaasahan ang kanyang unika iha na si Andy. Alam ko na nabuntis siya, hindi lang niya sinasabi. Pero I had the feeling, I had a very strong feeling that she is. Yes. And you told her that you knew? I embraced it na lang. Bibigyan ko pa ba siya ng problem? Hands-on nga raw talaga siya pagdating sa pag-aalaga dito. Ako na urgent kasi... Yes! Nay! Ang hila tayo nakita. Naku, grabe! Ganyan ba ka-sweet yan lagi sa inyo? Sweet yan. Spoiled sa inyo. I spoiled them. Pero ayoko nung brat. Ang tahanang ito ang isa sa mga unang naipundar ni Jacqueline para sa kanyang mga anak. Kita ko ho yung mga award. Ito na ho ba yun lahat? O may ibang maraming nabasag. Meron dyan mga one day old lang. Pasensya na po. Pero bilang nyo kung ilan ang awards nyo? Ah, hindi eh. Hindi. Parang mga 25. Pwera yung mga maliliit. Yes. Parang gano'n. Major. 25 yung major. At dahil nasa dugo na nga raw ang pagiging artista, itong si Ellie ay nagsimula na rin sumabak sa modeling. Kasama ang inang si Andy, ay modelo sila ng damit para sa isang malaking shopping mall. Ang bunsong anak naman ni Jacqueline na si Gwen ay grade 6 na ngayon. Minsan strict sa mga bagay sa school, ganun. Pero most of the time, ano naman siya, parang loose lang na mom siya. Okay lang sa kanya kung magkamali ng konti, basta ayusin lang ng mas madaling way. Proud ako sa mom ko kasi yung talent niya sa pag-acting, magaling. Sa kabila ng sunod-sunod niyang mga projects, aminadong masinop daw sa pera si Jacqueline. Paano ho ba mag-ipon ng isang Jacqueline Jose? Dumaan ho ba kayo doon sa naglustay kayo ng pera, nag-enjoy, nag-party, nag-bishoy, mga ganyan? Hindi. Para sa sarili ko, hindi. Mm-mm. Hindi ako nag-tour, hindi ako hindi. Hindi ko matiis eh, hindi ko maatim. Oo. Na masaya ako, tapos utak ko naman sa mga bata.
Right. Kahit na yung mga, ang biyahe ko lang for invitation. To negosyo. Are you into any business? Did you get into any business? No eh, kasi natatakot ako eh. I put my money sa real estate talaga. Alright. Kasi feeling ko yung real estate, naguhukay pa lang, nagtatanong na ako. Di ba, ano pa? Ano na? Dahil tumatayong ina at ama sa kanyang mga anak at apong si Ellie, doble kayod pa rin daw hanggang ngayon si Jacqueline. At sa kanyang edad, hindi pa rin kumukupas ang kinang ng kanyang bituin sa dami ng projects at guestings na dumarating sa kanya. Naabutan pa nga siya ng aming team sa isang photoshoot. Ang kapal ng mukha mo. Ako ang amo. Alila ka lang. Sa sobrang kasikatan ng kanyang karakter na Don Charito Carbonell sa hit TV series na Mundo Mo'y Akin, tila hindi pa rin nakaka-move on ang mga manonood. Bitbitin mo yung anak mo! Layas! Ngayong darating na Oktubre, lalabas din ang paborito nating Donya sa Vampire Ang Daddy Ko, kasama pa rin si Ryza May at si Bossing Vic Soto. Tila tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng mga biyaya at projects para kay Jacqueline. At isa pa raw sa mga dapat abangan ng kanyang fans, ang paglabas niya sa Torky and My Little Bossing na entry sa Metro Manila Film Festival ngayong Disyembre. Dito, muli raw maghahasik ng lagim si Jacqueline bilang kontrabida. Ang karakter ko sa movie, ang role ko, ay siyempre kontrabida. Kapatid ako ni Miss Chris Aquino, bali half-sister ko siya. Kami yung legit, yung nanay niya yung naanakan. So nagkaroon ako ng scam, bilang salbahe nga ako. At pinapasalo ko sa kanya yung ginawa kong kalokohan. Ilan sa makakasama ng batikang aktres sina Bossing Vic, Chris Aquino, Ryza May Dizon, James Bimby Aquino Yap, Paolo Ballesteros, at Jose Manalo. Nakaka-nervyos. Hindi, kasi para isang Jacqueline Jose, tapos isang pribadang artista o aktres na makakasama mo. Marami silang magagaling, pero isa siya ngayon sa naka-eksenak namin dito. Nakakakaba, pero alam mo may matututunan ka sa kanya. Magaling siya na artista. Obviously, she's very professional. Maaga siyang dumating nung day one namin. At saka, natuwa ako at na-surprise ako kay Jacqueline. Parang sinabi niya sa akin na parang sa bawat simula niya ng bawat bagong proyekto, may kaba pa rin pala siya. Sabi niya, kinakabahan siya. So, pagka kinakabahan, alam mo na to. Sabi niya, ganun daw dapat. Tsaka, mabuti na may konting kaba para siguro makapaghandang mabuti. Meron pa ho ba kayong inaasam-asam bukod sa mga roles? Gusto ko makita ko na settled silang dalawa. Tapos si Andy is responsible enough to take care of her child. To stand on what she decided. To be firm. In her decision in life. Tingnan mo itong ginawa mo sa akin! Sinaktan na nga ako doon! Sasaktan mo pa ako dito? Mahaba na nga ang listahan ng mga karakter na binigyang buhay ni Jacqueline. Pero sa lahat ng kanyang nagampanan, ang pagiging magulang sa kanyang mga anak at lola sa kanyang apo ang nagbigay raw sa kanya ng pinakamatamis na kaligayahan. At kahit nakaluklok pa rin sa sariling lugar sa showbiz na tanging siya lang ang makapupuno, hindi raw matatapos ang pagpupursige niyang matuto pa sa harap at likod ng kamera. Ano pong aral ng buhay ni Miss Jacqueline Jose? Huwag tumigil sa kaalaman. Maging aware, mag-ipon sa business na ito, hindi laging tag-araw. Marami rin tag-ulan. Meaning, when you don't have work, dapat tumatakbo ka pa rin. Nakita ko sa kanya na malaki yung pagpapahalaga niya sa karakter na ibinibigay sa kanya. Sinisiguro niya na hindi shortchanged yung publiko, yung mga manonood niya. Siguro dapat ganun din tayo, no? Hindi dapat natin i-take for granted.